Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. So, saan homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Okay, medyo na nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po. Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Still, out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasi yung ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling dalawang taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo, and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Opo. Saan naman, pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider tulad nung ginawa namin nung aking anak para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy, hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasalo po kami ng farm. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Ang minigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po, si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Okay, medyo na nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no? May karapatan kayo sa edukasyon, di lang sa edukasyon, pati yung katibayan ng
nakamit ninyong edukasyon.